Hello, ka-friendship! Welcome back to my channel, Spell Topic Guide! Ang adik na ko si Nera ng Bahrain! Yes po, ako nga po. So today guys, hindi tayo magluluto at samahan niyo ako na mamili na kung anong-anong vegetables at anong pwedeng iluto sa malapit na supermarket dito sa aming bahay. So samahan niyo ako at makita niyo na rin kung ano pwede nating mabili doon. So stay tuned guys! Hi friendship! Nagbabalik po si Bell Topic Guide, ang addict na kusinera ng Bahrain. Please subscribe, like, and share my videos. Thank you! Hello ka-friendship! Welcome back to my channel, Bell Topic Guide, ang addict na kusinera ng Bahrain. Yes po, ako nga po. Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. So ano pang hinihintay nyo guys? Samahan nyo ako mamili na kung ano-ano mga gulay at anong pwedeng maluto natin sa susunod na araw dito sa Carrefour sa Bahrain. Hi ka-friendship! So ito na nga guys, ang una natin stop ay mamili tayo ng mga gulay, mga fresh gulay ito guys, all the way from kahit sa ambansa po kasi ang Bahrain na hindi po sila nakakapag-produce ng marami gulay, kaya nag-import po, tama po no, nagbabaksak ng iba't ibang gulay dito sa Bahrain. So minsan may mga imported din po na gulay dito sa Carrefour, so ayan guys, nakikita nyo mga fresh yan at organic din. So anyhow guys, bibili tayo na kamatis kasi kailangan natin kamatis kasi staple din naman yan sa ating mga lutuin kasi kailangan pa nagigisa tayo, kailangan may kamatis tayo. At pwede rin natin itong ilagay sa ating mga salad, di ba po ba guys? So kung paano ba pumili ng kamatis, ipisapis sa inyo, huwag yung masyadong malambot. Pero kung malambot naman ang gusto nyo, iluto nyo na agad para hindi siya mabulok. So tip yan guys para sa inyo. So guys, bibili na ko ng red and green bell pepper kasi parang gusto ko that day na bumili nito at para masarap kasi mag stir fry na gulay o kaya chop suey. So bibili tayo niyan guys at ang binili ko pala is red and orange. Okay, baka bibili rin ako ng green yan guys, hindi ko na rin kasi maalala. At kukuha rin tayo ng konting chili, fresh chili guys, made from India yata ito guys, kaya medyo may kamahalan na konti. Gusto ko nga magtanim ng chili dito guys eh, sa susunod siguro. So ayun na nga guys, pipili tayo ng magandang sili pero siguro hindi ko nakakayanan pumili talaga ng masyado maganda. Pumili na lang ako ng doon sa alam ko na medyo maganda. So bibili rin tayo ng broccoli guys para kasi masarap mag-chop suey kasi masarap yung tsaka parang fresh na fresh yung broccoli. Bibili rin tayo ng talong para mahilig din kasi kami sa talong dito guys, lalo na yung mga tortang talong, pritong talong, ganyan. So bibili rin tayo niyan, tsaka mas maganda na rin na mas kumakain tayo ng gulay kaysa kumakain tayo ng mga processed food. So stay healthy pa tayo, di ba guys? So ayan guys, namimili na ako. So ito naman guys, ang kanilang section for frozen meat, katulad ng frozen nugget, frozen sambusa, frozen fish fillet, chicken fillet, lahat dyan guys nandito. So kasi ang mga locals Arab, mahilig din silang gumawa ng kanilang sandwich, iba-ibang ano palaman. So meron din, mahilig din sila sa hipon, sa squid, and may frozen vegetable din sila. Frozen green peas, frozen molokeya o saluyot, frozen beans, frozen okra. So anything na may maisip kayo, meron din dito. Anyhow guys, papunta naman tayo sa ibang section sa dito sa supermarket. Meron silang mga frozen meat katulad ng frozen beef, frozen lamb, and frozen chicken. So meron din sila yung gustong-gusto ko na frozen na hotdog. Kaya tinitingnan ko kung, kasi may offer sila, tinitingnan ko kung okay yung beef. Kasi minsan, maganda rin na meron kang frozen na meat beef. Kasi maganda rin yan sa mga panggisa-gisa lang naman. Limaw, magigisa ka ng gulay at ayaw mong gamitin yung fresh mo na meat. Pwede naman yung frozen guys, okay din naman yun. Masarap din naman ang lasa nun. So, ayan, mga frozen chicken nila, frozen breast, fillet,
Ayan. Lahat-lahat nandito, guys. So, kung nagbabala kayo na maging OFW sa Bahrain, huwag kayong maglala. Hindi kayo magugutom dito dahil marami pagkain na meron dito. At meron din pagkain ng mga Pilipino, guys. So, ayan, guys. Dito naman tayo sa section ng mga condiments. Nandito yung mga frozen, hindi pala frozen, mga canned goods at mga tuna, mga mayonnaise, mga condiments, guys, toyo, patis, meron din silang olive oil, kung nakikita nyo, ayan yung olives. So, this section, guys, is all condiments, tsaka mga canned products. So, may kita nyo dito sa supermarket nito, ay kumpleto sila lahat, guys. Pero maliit kasi siya ng shop ng Carrefour. Ang malaking shop yung nandito sa may Manama. So, ito naman, sa kabilang section naman, all about pasta. Mahilig din sila sa pasta dito, guys. At mura ang kanilang mga pasta dito. Mahilig din ang mga local sa mga soup. Kung nakikita nyo, mga noodles, nakikita nyo. So, ayan, guys. Kumpleto rekado talaga dito, guys, sa supermarket na ito. So anyhow, guys, ito, bibili ako ng oyster sauce, 800 pills, kumpara sa Filipino oyster sauce, napakamahal, double ang price niya. So bumili ako nung itong made in Thailand na oyster sauce kasi wala na rin ako at bahala ko mag-chop suey. Iniisip kong bahala ko mag-chop suey, guys. So bumili rin ako niyan. Pero di silang Worcestershire. Worcestershire. Meron din sila yung mga pang Pilipino na kare-kare, kung nakikita nyo. Meron din silang mga products ng Pilipinas dito, pero hindi kompleto katulad sa may Gudafia. So, nakita nyo, Bloody Mary na Tabasco. Mahilig kasi ako sa medyo maanghang na pagkain, guys. Pero hindi naman ganun kaanghang. Marami rin silang mga barbecue sauce. At nakita nyo naman sa kabila, meron din silang yung Pilipino na Mang Tomas na soy sauce. Kasi, ay, hindi pala sauce. Hindi soy sauce. Mang Tomas sauce. Kasi, bala kong gumawa ng chicken paksiw, guys. Yung lechon paksiw. So, anyhow, guys, ayan, meron din silang mga murang bigas, guys. So, guys, andito tayo sa section all about naman candies and chocolates. So, nakikita nyo, meron din silang iba't ibang chocolate dito. Meron din silang chocolate na imported at meron din silang chocolate na locals. So, nakikita nyo, andyan yung Hershey's, andyan yung Reuters, ayan, ang Belgian chocolate, meron din sila. Ang local sila yung Galaxy, yung Galian. Ito, medyo imported na rin yata yan. So, kompleto mga chocolate dito. At one of my gustong-gusto kong chocolate, ito pa, guys, papakita ko sa inyo. Iyan, ang Whittakers, guys, favorite ko na chocolate yan. At ano pa bang meron dito? Ayan, marami sila, guys, meron sila. Meron silang Hershey's, at kahit anong chocolate, guys, meron dito. So, guys, nandito naman tayo sa personal hygiene, katulad ng lotion, ng shampoo, ng conditioner, ng para sa mukha, na cleanser. So, bibili ako ng para facial cleanser sa mukha ko. At bibili na ako ng conditioner, guys. Kasi wala na ako. So, anyhow, kailangan din natin yan para maging hygienic tayo. Kumbaga, malinis tayo sa ating katawan. So, tumitingin ako ng mga iba't ibang klase ng facial cleanser. Yung iba kasi dyan, may Neutrogena, may Olay, yan, Vitabril. At tinitignan ko kung may salicylic acid kasi, guys, kasi may acne ako, kailangan ko ng salicylic acid. So, ayan, guys, na-found ko na ang pimple-fighting facial cleanser na may salicylic acid. Kasi kanina, hanap ako, tapos hindi ko siya makita. So, I found already, nandun siya sa pinakalikod kasi paubos na rin siya, guys. So, bumili ako ng isa. Bibili rin tayo ng lotion. Ang favorite lotion ko, guys, yung Nivea na may deep moisture serum. Ayan, meron din silang bago ngayon ng Dove na body serum. So, tinignan ko lang kung maganda ba ang ingredients niya. Ayan. Moisturizers for skin din, guys. Maybe next time itry natin. Yan. Yan ang aking lotion, guys. Yung Nivea Coco Butter. So, ilagay natin sa ating trolley yan. Kasi yan ang paborito ko talaga, guys. Maganda siya sa aking balat. Super kinis.
So, ayan guys, nakabalik na ako sa bahay at ito ipapakita ko sa inyo lahat ng mga napamili ko. So, syempre, majority dito ay yung mga gulay. Katulad yan guys, bumili ako ng cucumber kasi masarap na kumain ng salad. Saka bumili na ako ng broccoli na sabi ko sa inyo kanina kasi parang balak kong mag-chop suey. Syempre, hindi mawawala ang ating mga panggisa katulad ng, ayan, ng sibuyas. Ayan, syempre, maglagay rin tayo ng kamatis para if ever ayaw nyo, ipanggisa natin, tapos ipang salad natin. Ayan. Tapos, meron din tayo na bell pepper, yung red, tsaka yung orange, guys. Bumili rin ako nyan. Bumili rin ako ng talong kasi parang masarap din sa susunod ng mga araw, eh may mag-tortang talong o kaya pritong talong o kaya yung tinatawag nila na ano bang tawag doon guys, nakalimutan ko na guys kung anong tawag eh, binaguungan na may talong, so parang ganyan guys. So bumili ako ng oyster sauce, bumili ako ng cream kasi para masarap mag-cream, ng chocolate na KitKat na crunch, bumili rin ako ng sili at bumili rin ako ng yun nga yung sa aking facial cleanser, body lotion at ng pang scrub sa aking balat guys. Exfoliant yan guys para sa mga dead skin. So mga ka-friendship, hanggang dito na lang muna. So subscribe na kayo sa aking YouTube channel at maraming salamat sa inyong walang sawang panonood ng aking mga video guys. So like nyo na guys at subscribe na po kayo at push the notification bell para sa everyday upload guys. Bye guys! So guys, what are you waiting for? Subscribe na kayo sa aking YouTube channel para updated kayo sa aking mga luto at sa aking mga ganap at sa mga showbiz happening. So kapag nag-like na kayo, share nyo na rin at push the notification bell para kayo una-una makakapanood ng aking video. So guys, what are you waiting for? Subscribe na! Subscribe na! Subscribe na! Bilis! 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 Para ma-update ko kayo agad! Sige na guys! Push mo na yan! Dali! Nagbabalik po si Bell Copy Guide, ang addict na kusinera ng Bahrain. Please subscribe, like, and share my videos. Thank you!